Ay mga ka-speed, welcome na naman kayo sa bagong episode ng ating video. Ngayon mga ka-speed, sa episode na to ay ating iba-vlog kung paano ang mag-top overhaul ng sasakyan. Ang sasakyan nating i-top overhaul sa episode na to ay yung Kia series. Since nandito na yung mekaniko natin, galing pa to sa Zambales, ngayon sisimulan na natin ang pag-top overhaul. Kaya to tinap overhaul, pinaayos ng customer natin kasi palagi siyang nag-overheat. Sa susunod na vlog natin ay ipapakita namin sa inyo kung ano ang mga rason bakit nag-overheat yung isang makina. Marami kasing rason. Pero sa ngayon, ang nakitang rason ng ating mekaniko bakit nag-overheat itong sasakyan dahil bumigay na yung cylinder gasket. Kaya naghalo na yung tubig at kalangis. Okay? Ngayon mga ka-speed, samahan niyo ako para sa ating pagbablog. Ngayon sa pag-top overhaul ng Kia series. Ito yung Kia series. Ito yun. Okay, ito yung pag-top overhaul. Service kasi ito ng customer natin. Ayan o. Service ito ng customer. Ayan. Okay. Habang nag-uusap pa yung mekaniko natin doon sa pit door, nag-i-intro muna ako. Kasi yung nakita nito, pag pinaandar mo kasi mga ka-speed, ay tumatalsik yung ano tubig kahit kakaano pa lang. Kahit kakapaandar pa lang. At pag bubuksan mo itong radiator, ito, nakikita nyo. Yan, pag binuksan mo, ay meron ng sibo yung radiator. Ito, masibo na siya. Ayan o. Meron siyang sibo. Ayan o. Nakaspeed o. May sibo na siya. Kaya ito, ibig sabihin nito na nakasibo na siya, yung tubig ay meron ng langis. Okay, sa sunod na episode natin, pakita natin namin sa inyo kung bakit nag-overheat yung isang makina. At saka ang pinakarason bakit naging ganito itong sasakyan na to, ang sabi ng mekaniko ay napabayaan sa tubig. Okay? Kung naalala nyo mga ka-speed, nung unang vlog ko, yung blue baguette, yung water doon, yung tubig, ito ang napabayaan sa nagdala ng sasakyan nito. Hindi niya palaging na-check yung tubig, yung radiator, na dapat lagyan niya ng tubig o kaya'y coolant. Hindi niya nagagawa yun. Kaya ito ang naging resulta. Kaya nagkaroon tuloy ng mas malaking problema. Kapis paglagay lang ng tubig, hindi niya palaging nalagyan ng tubig, hindi niya na-check. Kaya bumigay tuloy yung cylinder gasket natin. Bumigay yung cylinder gasket natin, yung langis ay humalo na sa tubig. Kasi dun sa cylinder gasket natin kasi mga ka-speed, mayroong mga butas yon. Para mapanatili ang operation ng makina, mayroong tinatawag water jacket na kung saan dun umiikot yung tubig para dun sa cooling system ng makina. Para mapanatili ang operasyon ng makina, kailangan ma-maintain yung lamig. Ngayon, sisimulan na mga ka-speed. Naghahanda na yung mekaniko natin. Ito, si Kuya Berk. Heyo Kuya Berk! O yan, no? Nagsisimula na si Kuya Bert. Start. Okay. Start tayo. Siyempre, unang gawin, magtanggal muna ng mga tornilyo para makikita yung... Alinisin muna natin ang upuan. Oo, alinisin yung upuan. Yan.
Alam, busy yan ha. Kakarating lang ni Kuya Bert. Galing sa biyahe. Yan. Tingin mo na yung upuan. Babaklasin muna para makita natin yung silinder. Yun. Balik na yung writer dito at iniwanan na ng writer. Iniwanan na ng writer. Sisindihan na ata eh. Iniwanan na ng light. Magagawa natin. Yan. Magagawa. Okay. Kaliwa lang. Partida kaliwa lang. Kung makikita nyo mga ka-speed, yung makina talaga, halata talaga siyang napabayaan. Kasi tingnan nyo yun, no? Hindi ito na che-check. Bihira lang ata mahawakan ng kamay itong radiator, itong cup. Kaya siya nag-overheat. Mga ka-speed, oh. Ayun! Kita nyo yan mga ka-speed? Grabe! Talagang naghalo na talaga. Naghalo na yung tubig at langis. Ayan o. Oh. Ano yung ano? Ayan. Kailangan ipalinis na rin ang radiator. Ah, kailangan ipalinis ang radiator. Overall. Ayan mga ka-speed. Kailangan na ipalinis yung radiator. Kasi ipa-overall yung radiator. Kasi sobra. Sobra yung ano sa loob, napaka-dumi na. Ayan.
open yung gate. Pinoff ko. Thank you.
Ayun. Lagay na yung cylinder head.
Okay lang yung ganyan, kuya, no? Hindi naman mamuya pag-retouch lang daw, no?